Hindi, ako si Carlos dito. Anak ng multi-millionaire. Presidente ng Tiger Shark Energy Drink. Yun yung parang brand. Yung brand namin ng energy drink na ako nag-handle sa kumpanya ng Presidente Garcia. Agad, Jake, yung character. Dun sa brand namin. Kasi ano, parang yung si my dad, he owns a lot of companies. Okay. And this is just one of them. So ako yung presidente ng Tiger Shark. Kukuni ko si Kim bilang endorser namin. And then, syempre magkakadevelopan kami from there. Pero, syempre, yung ex-girlfriend ko na si Coleen dito, nagkatrabaho din para sa akin. So, may kita niya rin. Tapos, of course, yung rivalry namin ni Gerald bilang athletes, bilang right. Ivan. So, yun, may kita niya naman. Kontrabida na. May pagka, parang ano lang, medyo parang may pagka female counterpart din ni Jay. Okay. Kasi ano, si Jay, ano din eh, yung kontrabida na may story pa rin, may vulnerabilities. And ayun, so ex ako ng character ni Jake. Tapos kung siya yung president, ako naman yung VP of marketing niya. So parang wala kaming choice but to work with each other. Tapos ako may feelings pa ako sa kanya. Kaya nung nangyari yung ano, yung kinuha niya as an endorser yung character ni Kim, medyo papahirapan ko siya. Oh, ikaw yung ano kay Kim. Yes. Okay. Yes, ako po dito si Bianca Agbayani. Ang pangarap niya lang dito is magkaroon ng magandang buhay yung pamilya niya. So hindi siya tumitigil ng mag-work, tsaka mag-aral ng mabuti para maging okay yung buhay ni Lolo, ni Mama, tsaka ni JJ. JJ si Gray pala. Tapos, yun, runner po ako hanggang sa naging triathlete na. Tapos yun, kababata ako dito si Gerald na naghiwalay for 10 years hanggang sa magkikita sila soon. Tapos ano, amo ko dito si Jake, tapos si Coleen, amo ko dito sila. Oh, okay. Actually, itong hilera na yan, yeah, mga ano, buena familia. Buena familia po yan. Yun, ako po si Gabriel, isang simpleng lalaki na lumaki sa isang probinsya sa Zambales. Siya po yung tipong lalaki na gagawin niyang lahat para sa pamilya niya. At ang pamilya niya ay si Lola Ganda. Kami lang po dalawa. Iniwan ako ng tatay ko na si Rigor sa Lola ko at siya nagpalaki sa akin. Kumbaga, sobrang mahal naman ni Gabriel yung Lola. Gagawin niyang lahat. Gagawin niya lahat kahit gano'ng kahirap. Kahit wala na po silang pera, maghanap siya ng paraan para makapag-aral siya, para mabigyan ng magandang buhay at magandang bahay yung lola niya. Oh, so tinry ko din. Ginawa ko siya actually, except yung swimming. Kasi natapat ako mag-swim-swim na maraming kalaban, yung ganun. Pero kaya ko naman mag-swim. Pero ginawa ko po yung duathlon. Nakatapos po ako ng isang duathlon. Tsaka yung run. Nag-run na po ako ng 10, 16, 21K. Wow! Natapos ko naman po siya. Ginawa po ako na lang pa dun. So, nagawa ko po siya. Parang in-imbibe ko na rin yung character ko. Tingnan ko rin sa sarili ko kung magagawa ko. Pero, yun, nagawa ko. Na-prove ko sa self ko na kaya ko pala yung role ni Bianca. Bago po in-offer sa akin itong show, nakapag-tryout ako ng isang beses. And then, once nung na-cross ko yung finish line, sinabi ko sa sarili ko na ito yung gusto ko i-share ito sa mga kaibigan ko. Itong feeling na to na may fulfillment, meron kang challenge at tinapos mo yung challenge na yan. Kaya nung in-offer po sa akin, umuha agad ako. Kasi ito po yung pakiramdam ng, na gusto ko i-share, gusto ko i-inspire sa mga tao. Eh, tulad po nung nag-LA Marathon ako, hindi ko po siya ipagpapalit sa kahit anong pakiramdam eh, yung fulfillment na yan. And sobrang happy ako na meron akong platform, merong chance para makapag-inspire ako ng ibang tao. At itong sport na to, hindi mo pa rin dayain. Kasabay nung pagtanggap ko ng role, tinanggap ko na yung challenge na maging triathlete. So, at least ngayon si Direk, hindi na mahirapan ng daya. Bago ko tinanggap tong role na to, never kong inatupag mag-triathlon. Kasi hindi ko marunong lumangoy. So, nag-ignite lang siya? No? Yeah, kailangan nag-training talaga. Hanggat sa naramdaman ko, ready na ako, sumali ako agad ng race. So, pag break time sa amin, training. Oo, oh, break time sa amin, training. Training. Kasi sa Marikina Sports Complex kami, so, masaya kami lahat pag doon kami nagtitaping kasi at least pag lunch break takbo o swim o minsan pwede rin namin magbike doon sa oval tank. So. Actually, gusto ko po kasi yung last show po namin, after that show, sinabi ko sana yung next medyo may pagkakontrabida ng konti para iba naman.
Kasi ano, gusto ko palagi pag ano, pag may bagong role, sana it's always different from the previous role. So, actually, sobrang masaya ako sa role na to in this show. Sobrang saya. Sabi ko nga, nag-usap kami ni Gerald kanina. Sabi ko, it's never a dull moment in the set. Saka, para sa akin, sobrang special din yung, ano, yung kay Gerald. Kasi I started, nagsimula ako sa ABS, sila nakatrabaho ko. And to see them evolve, you know, to see all of us, even kahit si Coleen, kahit sa Pasyon de Amor, parang to see everyone evolve this way, nakakatawa. And for me, parang masaya rin ako kasi this time around, hindi... I mean, nakita, naalala nyo naman siguro yung ginawa ko sa ikaw lamang, kay Kim. So, at least this time around, medyo na iba yung dynamics namin dito. So, effort na effort. Sana enjoy ko eh. Like, ako, I always enjoy working with Kim. Pero again, ano, and then with Gerald, sabi ko nga, ano eh, parang tinawagan ko si Gerald, I think a few weeks ago, then I said to him, if I had the choice kung ibang show, kung saan ako pwede lagay sa ibang show or whatever, I wouldn't change a thing. I'm happy that I'm supporting Gerald in this project. And I'm happy that I'm gonna be his villain in this project. And yun, I'm very happy with the show. Saka, sobrang bait ng dating tao. Thanks, Dick.